Hello, hello. Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat. Naririto na naman ang ating pag-uusapan, yung ating pagbibisita. Ito po ang Kuyador Vlog 23. Samahan niyo po ako at ating pong bibisitahin ang mga bahay ng ating mga kaibigan. Ang ating pong mga bibisitahin ay ang ating mga bagong subscribers. At samahan niyo po ako at ating pong pag-uusapan ang kani-kanilang mga bahay. Ang una po natin napuntahan ang bahay po ni Junapil TV Channel. At nang makarating po tayo doon sa kanila, inupiran po tayo ng mga prutas. At ang dami po ng mga prutas na ibinigay po niya sa atin, inopen niya sa atin. At hindi lang po prutas, mayroon pang oatmeal, mga minukuton, tsaka po yung parang, para pong bunga, yung bunga na ang inanganga. Pero ang tawag po dito nun, dates ba yun o datis, datis ba yun? Parang ganun po, pero napakasarap po nun, kaya lang pinapatuyo po muna yung bago kainin. Ganun po ang inoper niya sa atin. At tuwan-tuwan naman po tayo dahil ang sasarap po ng mga prutas. At ang kasunod po natin napuntahan ay ang bahay po ni Vivian Mickey Vlog. Doon po sa kanya, doon dumating po ako doon sa kanya. At parang iba po ang ating napasyalan doon sa kanila. Ibang lugar po. Dinala niya tayo sa kanyang live stream po. At nanood na lang po tayo doon sa kanyang live stream. Kasi po, nang dumating po ako doon, nagtaman-tama po na nag-umpisa po siya sa kanyang live stream. So, doon na lang po ako dinala ni Vivian Mickey Vlog. Kaya, okay po, masaya po naman habang nandoon po ako sa kanila. At ang kasunod po natin napuntahan, ang bahay po ni Abit Valdez. Pero, hindi po parang sa bahay tayo napunta, parang nagpunta po tayo doon parang sa bukid po, parang sa mountain, kasi ang nakalagay po doon na mountain view. Tapos mayroon pong mga ibon na naghuhunihan. At medyo natagalan po tayo doon. Kasi po sa pagmamasid-masid po natin doon sa mga ibon na naghuhunihan, nalibang po tayo. Kasi po parang probinsya po eh. Kasi alam niyo naman po pagka nasa probinsya ka, marami pong ibon. Parang ganun po ang lugar na napuntahan natin. At ang kasunod po natin napuntahan ay ang bahay po ni Jeffrey Santos TV. Nang dumating po tayo doon, sinama po niya tayong manguha ng kangkong. Madami po siyang mga ginagawa na anguha. Pero ang nakabigay po sa akin ng pansin, yung pong pangunguha niya ng kangkong. Kasi po yung pangunguha niya ng kangkong, parang diretso himay na po. Para pagdating sa bahay, hindi nahihimayin. Kasi kukunin mo dahon na yung talagang paglulutuin mo na lang. Ganun po ang ating naranasan doon sa kanilang, sa aking pagbisita sa kanyang bahay. Kasunod po natin napuntahan yung bahay po ni Remy Macasero. Yung pong bahay ni Remy Macasero, nag-ano po sila? Nagsasayaw po sila ng sumba. Nagsusumba po sila doon. At marami po sila. Ang tawagan nila, sayaw, pawis. Sayaw daw yun. Sayaw, papawis. Sayaw, papawis. Kaya po nagsasayaw sila para po ma-reduce po sila. Ganun po ang kanilang style. Ganun po ang kanilang ginagawa. Doon po sa kanilang pagsasayaw. At ang kasunod po natin napuntahan ang bahay po ni Reyes Babaw. At doon po sa pagbisita po natin sa bahay ni Riz Babaw, manayo po eh. Kailangan tumawid sa ilog para makauwi, para makarating sa kanila at para makabalik ka rin kung saan ka nanggaling. Kailangan mo po tumawid ng ilog. Pero okay naman dahil sinamahan po niya tayo para bang sinamahan niya tayo doon sa pagtawid para makarating sa kanila at hinatid din po niya tayo para makauwi na. Yun po ang aking naranasan doon sa kanila. At ang kasunod ko pong napuntahan ay ang bahay po ni GR Vlog Official.
Pero ano po pala, yung pala si GR, nasa ano po, nasa New Zealand po siya. At dinala po niya tayo doon sa kanilang project po kung saan siya nagtatrabaho. At marami pong magagandang tanawin po doon sa kung saan niya tayo dinala. Kaya lang po, hindi naman tayo pwedeng gumalaw-galaw doon sa kanilang mga ginagawa dahil po ay yun po ay mga project po nila. Doon po nila tayo dinala. At ang kasunod po natin napuntahan ay ang bahay po ni Charles Lumawig. Yung pong lugar ni Charles Lumawig po, dinala po niya tayo doon sa kanyang trabaho. At ang kanya pong ginagawa, pagawaan po ng bakal po, pagawaan ng steel pipe. Yun po ang kanilang ginagawa. Parang pabrika po siya ng mga bakal. Doon po sila nagtatrabaho. At ang kasunod po natin napuntahan ay ang bahay po ni Munti House. Pagdating po natin doon sa kanila, namamasyal po sila sa park po, ang pantawag po ng kanilang pamamasyal po, Family Fun Day. Family Fun Day po ang kanilang, at saka yung pangalan po ng park, Family Fun Day in the Park. Yun po ang pangalan ng kanilang pinasyalan. At siyempre po, nakibanding lang po tayo sa kanila. Ang pangalan ko nung kanilang park ay Selkirk Park po. Hindi ko po alam kung saan lugar ito. Parang Selkirk, parang bandang Europe din yata ito. Yun po ang ating mga napuntahang mga pinasyala po natin. Ang kasunod po nating napuntahan ay ang lugar po ni Dubia Drones. O drones. Kasi po ito si ano pala, ito si Dubia. Parang may mga ano po siya, parang may mga drones po siya na yung pinapalipad po para mag-masid o makakuha po ng kung ano man ang gusto mong kuhain na parang camera po, mga drones. Yun po ang kanyang business. At yun po nung dumating po tayo doon, sinama po niya tayo doon sa kanyang business ng mga drones. Kaya tuwan-tuwa naman po tayo at marami po tayong matututunan doon sa kanyang business. Kasi po, siyempre, tinuro niya po sa atin kung paano i-operate po yung mga drones. Ganun po ang ginawa niya, tinuro niya sa atin. At ang kasunod ko pong napuntahan ang bahay po ni Lina Javier. At pagdating po natin doon sa kanila, naghihiwa po siya ng roast duck. Naghihiwa po siya ng roast duck po. At saka naghihiwa din po siya ng sweet pineapple. Ang sarap po, siyempre po may pareho siyang parehong hinihiwa yung roast duck po, yung ano ba yung pato o itik, yun po yung kanyang hinihiwa. Pero ano po, niluto po sa horno po niluto. Tapos bueno, yung pineapple po ano na lang, para pang merienda na lang, panghimagas po ba? Parang panghimagas na lang. At nakarating din po tayo sa bahay ni Mel B. Vlogs. Ni Mel B. Vlogs. Doon naman po ang nakita po natin doon, talong na nilaga. Saka marami po rin siyang mga halaman. Nakakatawa lang po kasi doon po sa kanyang halaman, doon sa puno po, parang nasa paso na malaki, meron pong pusa na natutulog doon. Gustong-gusto na matulog ng pusa doon. Marami po siyang mga pusa, pero yung isang pusa doon po natutulog sa puno ng kanyang halaman. Kaya natutuwa po ako habang nagkukwentuhan po kami. At ang kasunod po natin napuntahan ay ang bahay po ni Rocky Kissing. O Kissing. At nagluluto po siya ng yellow beans. Ng yellow beans at saka white onion with eggs. At saka may mga orange po at mansanas. Marami po siyang mga pagkain doon. Bukod sa may mga beans, may white onion at with eggs at saka orange at mansanas. Yun po ang inoffer niya sa atin. Kaya siyempre alam niyo naman po, kapag ka dumadalo po tayo sa mga bahay-bahay ng ating mga kaibigan, wala po tayo tinatanggihan. Kung ano po yung ialok sa atin, sige po, kain lang. Kasi po,
ano eh, nakakagutom yung lakad ka ng lakad para bisitahin ang mga bahay-bahay ng ating mga kaibigan. Kaya kung hindi pa po kayo subscribers ng Kuya Dor Vlog 23, eh mag-subscribes na po kayo. Eh anong malay niyo po, bukas makalawa, kayo naman ang aking bibisitahin. Kayo naman ang aking ikukwento. Ganun po. At ang kasunod po natin napuntahan, ang bahay po ni Dudong Raniel Official. Doon po sa kanyang ano, sa kanyang bahay, parang malapit po sa lawa. Malapit po sa lawa at may mga itik po doon na naglalakad-lakad po sa lawa. Tapos idinala po niya tayo sa Molubisya. Kasi po doon sa Molubisya manonood pala siya ng laban ngayon, ng ano bang laban ngayon, yung Gilas Pilipinas at saka yung basketball po. Kaya dinala niya tayo doon. At okay naman po, nakinood na rin po ako doon. At ang kasunod po natin napuntahan, ang bahay po ni Vilma, Vilma USA Channel. Opo. Doon po sa pinuntahan namin, nung pinuntahan ko po si Vilma ng USA, hindi po sa bahay nila ako dinala. Dinala po nila ako doon sa yung tulay po na salamin po, ang tawag nga po nila doon the brightening glass walkway. Nakakatakot po kasi maglalakad ka doon sa tulay na kristal o salamin, nakikita mo po yung ilalim, nakakatakot po may ano pa man din ako, may vertigo pa man din ako, kaya takot na takot po ako. Hindi po ako sumama doon maglakad, naiwan ako doon sa dulo ng tulay kasi natatakot po ako Kahit man hindi ka mahuhulog, pero siyempre pag natatakot ka, kung baka nervyusin ka, takihin ka sa puso, lalo na matanda na, di ba? Kaya hindi na po ako sumama sa kanyang paglakad. At ang kasunod ko pong napuntahan, ang bahay po ng The Experience po. Kaya yun po ang ating mga napuntahang mga binisita po natin ang mga bahay ng ating mga kasamahan. Kaya yun po at patuloy nyo lang po akong samahan sa ating mga journey at sa mga susunod po natin mga lalakarin. At kung hindi pa po kayo subscribers ng Kuya Dor Vlog 23, mag-subscribes na po kayo. Kasi po kayo na po ang kasunod na ating pupuntahan. At ang mayroon po tayong special na pupuntahan yung pong bahay po ni Rick Yam Vlog. Ito pala si Rick Yam Vlog, kasamahan po ni Buhay Relocation Site. Sila po yung mga vlogger po na namimigay po ng mga bigas, mga pagkain, mga bagay-bagay po na para sa mahihirap lamang po binibigay. At sila po yung mga vlogger na tumutulong po sa mga taong mahihirap. At sana po madagdagan pa po ang tulad nila. Marami po mga tumutulong, maraming makatulong. Kaya sana po tulungan nyo rin po ako na magkaroon po ng maraming WH o watch hours po para lumaki na po itong ating channel at nang dumating po yung araw na tayo naman ay makatulong din tulad sa kanila. At yan po ang aking minimitya, makatulong po sa ating kapwa. Sana po makaganon din po tayo, kayo, tayong lahat po magkatulungan. Kaya ayan po, kung sino man po ang mga panood nito ng Vlog 23, Kuya Dor Vlog 23 at hindi pa subscribers, mag-subscribes na po kayo. At nang tayo ay magkatulungan, matulungan nyo kung lumaki ang aking channel at matulungan ko rin po kayo na madagdagan pa ang inyong channel. Kaya ayan po, maraming salamat po. Hanggang sa muli, bye-bye po. Laban lang po tayo, laban lang.